So ngayon po, papunta tayo sa Pink Sand. Ano? At Peace Sanctuary. Ano? Matnog Sorsogon para sa ating island hopping. So mula po sa aming pinanggalingan sa Gubat Sorsogon, papunta on the way. Mukles 45 minutes po ang biyahe. At 60 to 80 km per hour. Natatanong na po ay Bulusan. Bundok ng Bulusan. Matnog Sorsogon. Andito na po tayo. Andito po tayo sa Kamkaman, Matnog Sorsogon. Kamkaman, Matnog Sorsogon. Welcome. Pero kung madalang na mag-usap pa ito, dali ko may pira ini. 50 po, sir. Kamkanan, Matnog Sorsogon. Dito po tayo ngayon. Sarap din, sir. Kuya Will Mendoza. Dito po kami ngayon sa Kamkanan, Matnog Sorsogon. Ito po ang mga masarap ditong kakanin. Pila yun eh. Tagpira yun eh. Okay, okay. Sa Matnog Sorsogon. Sige kayo, ha? Sige na. Okay, sige. Bye-bye. Ito po tayo ngayon sa port ng Matnog sa tourism. Kung saan papunta po tayo sa Pink Island na dinarayo ng mga local at international tourists. Ito po. Ito po ang mga kasama natin, ha? Bago ang makatawid sa Pink Island, sasakay ka ng bangka. Mga registration, yung mga ID, susulat, kailangan po ay nakaregistered lahat. Ayun po, kung saan mga tao ay nagpupunta. Sa Cavite, may taga Marikina, may taga Quezon City, may taga Bicol, may taga Quezon, may taga Malabon, may taga Bulan, at iba yung pag-sugar pa ho sila. Dinarayo po ito. Dito po yung lugar kung saan yung paparada yung inyong sasakyan. Bago kung may dala kayo sasakyan, bago tumawin. May piso. Lasang corn. Napakatamis. Napakatamis. Ito po tayo sa Matnog Terminal kung saan po nagre-rehistro po lahat ng local international tourists. So hindi ka pwedeng sumakay kung hindi ka dumating din sa ating tourism office. Nire-register po ito through your ID and identification. Sako po ito ng local government, ng Matnog. Nakasali, dinarayo ng ating mga local at saka ma'am, siya ilalagay na din sa so first registration, booking, sasakay sa barko. Ito po ang ginagawa dito. Pag-assist ako para sa registration. Para sa fish feeding activity nyo, then another 200 naman po ma'am, pero optional lang naman po kung gusto nyo mag-snorkeling or makipag-interact po sa isda. Sa ating po na nagbabanggit ba yan? Bawal po yun ma'am. Tapos reminder lang po ma'am na bawal po yung may sunscreen and sunblock po. Para maglagay? Opo. Doon po sa huwag lagun ma'am, para ilos contamination po sa isda. Once po makipag-interact po kayo sa isda. Sa sira, bawal ang mag-sunblock. Pwede yung makakausap yung mga isda? Ma'am, sa Valentine's Day naman po. Baka pwede makakausap eh. Perfect time to visit the cave is during low tide
guide po para po makapasok po tayo sa mismo kuweba. Kasi pag high tide po, sightseeing lang. Sightseeing lang pag high tide. Opo. Alam naman kaya yan. Opo, ma'am, ganun na lang po natin sa boat captain. Kasi minsan yung low tide, umaga, tapos minsan ay hapon. Dito, ma'am, sa Subic Beach naman po, yung babayaran niya lang yung cottage po na i-rent niyo. Tapos wala po entrance fee dyan. Then ito po, ma'am, yung number po ng Latin Tourism po in case po may ano po kayo dun sa island, during stay niyo po sa island. So yan po, mayroon pong rules po na dapat po maging susundin po ng bawat local saka international tourist po. So pinapaliwanag naman dito bago kayo pasakayin. Tapos ma'am, may ano po kami? Garbage in, garbage out policy. So maganda po, may environmental friendly pa. Tapos mamaya po, pagbalik nyo, i-claim nyo po yung ID. Tapos yung basura na ipon nyo po, ibibigay nyo po sa boat captain. Tapos maganda, may rules. Saan po po yun ang ID? Dito po. Tapos iiwan nyo po yung ID. Assurance lang po man na yung basura po, So napapanood po tayo, mapapanood tayo sa kay Kuya Will Mendoza. Dito ka na rin doon. Dito, sa daungan, sasakay po ng bangka. Tatawid po ng bangka. 150 ho ang per head. Ayan. Pagka-registro, may bangkang i-assign sa inyo kung ilang kayo. Ayan po, ang tao. Bali, kung ilan po kayo, 150 per head. Ang sakay. Sasakay ng bangka, itong bangka. Ito po tayo, sasakay tayo ng bangka ngayon. Inaayos lang ang bangka. Si Ren, papalapit sa atin. Diyan po tayo sasakay. Oh, alin na po kayo? Sakay na po tayo. Sakay na! Papunta tayo sa Qatar. Qatarman, Samar. Punta na kami sa Pink Island, Pink Salmon. Uy, pag may softness para si Jenny doon na puro yung kulay. Pero kung nakay, pagagalitan tayo, di ako napangpang. Approximately 12 minutes ang biyahe po, papunta sa destination sa Pink Salmon Island. Pink Island po. Hindi pink. Ano? Pink sun, hindi salmon. Pag sa salmon po, sa farmers tayo pupunta, marami yan. Nandito po tayo sa port ng Matnog. Ito po yung mga nanggagaling sa Luzon papunta ng Samar, Qatarman, Samar. Yan po, dito po sila pumaparada. Thank you.
dadaong sa Pisang Tuwari. First stop. Nakakita niyo naman po. Malalim pa ito, mabato. Kami ano, tol? Ito? Oo. Mababa lang ito. Lagpas tao? Oo, lagpas tao. Mga siguro. Mababaw lang, lagpas tao. Huwag lang, oy. Ang tawag lang dito, mababaw lang, lagpas tao. Dito po, pag pupunta ka rito, bibili ka ng pakain sa isda. Pakain sa isda, tapos ihagis mo sa isda. So parang laro-laro lang, mapapakain isda. Makikita mo yung mga sari-sari isda na lapu-lapu, samara, yung mga laman dagat to. Isda. Ito ang press stop. Dito. Napapanood po tayo kay Kuya Will Mendoza Channel. Kaya pa? Matigas pantuhod. Kaya pa? Yun ay mga batang-bata pa eh. Hindi pa nagpapamember sa Senior Citizen Association of the Philippines. Luway-luway ini. Ay, kaya pa. Sila ako. Malakas. Huwag ka lang didikit, malakas pang manipa yan. Oh my God, Mom! I'm next! Malakas pang manipa yung mga yan. Kaya-kaya pa. Okay, that's good. Thank you. Success. Welcome to Duwag Lagoon Marine and Fish Sanctuary. Matnog Sursogon. Malapit sa tao. Mamo. Malapit sa tao. Mamo. Ito, magpapakain ka sa mga isda. Lalapit sa iyo ang mga isda. Ano? Ang galing, ha? Ah, isip nila yan. Ano? Alaga, ano? Parang, parang aquarium piece, ano? Sanay na sila. Samara. Ampano. Sa isda. Yan. Pwede rin pag ang tao ay walang makakain. Pwede na itong kainin, no? Pwede ang kamatisan nila. Kilawin na ito, eh. O, yan, o. Sariwa pa nga ni. Oh, may pakain kasi isda. Yung isda lalapit sa iyo. Mga sa tao bago pakain si isda. Sa tao. Hoy, turon. Turon ng matnog sa la, matnog sursugon. Kumain mo kamon. Oh, sarap to. Isda to la to baga. Wala to na to. Wala to ko na kahit pa ba. Ayun. Ayun. Ang ganda. Peace Sanctuary. Matlog Sursogon. Peace na rito. Tira mo na eh. Malaki. Lumalapit sa tao. Mahamon naman isda. No? Ang ganda. Ang laki ng loro. O dito na pakain na rito. Doon na rin mas malalaki yata. Doon. Doon. Kumain na kayo. Ikaw, pasubo ka. Subo.
Kuha ka, para lumapit, tapos video mo. Dito, bibili ka ng pakain, yan, pahagisan mo yung mga isda, lalapit sa'yo, yan o. Lalaki. Masaya. Ang ganda nito, oh. Ayun, Lauren Brown. Oh, papasikat. Ay, masalubong sa alon, sa agos. Ay, ganun. Masalubong siya. Ayun. Ay, ganun. Ay, loro. Ayan, oo. Ayun. Ayaw nila ng bilog. Hindi nila gusto. Hindi masyado. Ay, marami sa ilalim. Hindi masyado sa bilog. Hindi masyado sa gusto nila isda. Tanimo. Bakit pa ba tayo? Doon, dito na lang. Dito na lang, ganun din naman. O, yan. Ani dito, ma. So ano pang hinihintay nyo? Halina po kayo. Ma. Ang galing, no? Makaisip nila. Mapapanood kayo kay Kuya Will Mendoza channel, ha? Kuya Will Mendoza! Kuya Will Mendoza! Nandito po tayo sa Pisang Tuwari, Matnog, Sorsogon. Kung saan ang mga isda yung makakasalamuha. Pwede silang kausapin face to face. Maamu sila kasi nahawakan. Pero kalampins. Marami pong dumadayo rito sa Peace Aquarium ng Matnog, Sorsogon. Sa motor, ganun eh. Mano, kumukha ng isda? Hindi, malansa. Okay, malansa kasi. Sila. So, babalik ka po tayo sa Pampang. Basta lang po tayo. Minsan nagtutulak. Araw-araw. Ano kayo? Umayos kayo. Baka matulad kayo doon. Punta naman kayo ngayon sa Subic. 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 Matnog, Sorsogon. Kulay pink siya. Pink sand. Pink sand. Yan po, nakarating tayo sa pink sand. May mga local tourists po dito. Ayan po. Ayan. Itapat mo yung para makapunta dito. Ayan. Dito, maliligo ka lang. Parang
Parang isa lang dagat, Boracay yan, ganyan. Magandang lupa, magandang buhangin. Mabato. Ano masakit nga dito ng maligo, mabato. Maraming sisi. Ah, pang-snorkeling ito? Oo, may mga corals. Ano? Kung mag-snorkeling ka? Corals, Cebu. Francisco Island Resort. Kalayaunan, kalayuan. Ano kalayuan? Bastos yun. Ay, kalayuan, matnog, Sorsogon. Kalayuan, Matnog, Sorsogon. Isang letra na lang, iba na. Isang letra na lang, mali. Makain din din. Anong masasabi mo, mahal ko? Napakagandang lugar. Dito po kami sa Kalayuan, Matnog, Sorsogon. Ito ano po sulit? Sulit na kailang, ipang karigitan talaga. Baka nasa box. Hindi mo na ako mag-log. So dito, manguhuli tayo ng bangus. Ha? Kung anong nahuli mo, ha? Pag lalaki ang huli, titimbangin. Pag babae naman, kikiluhin. So per kilo po rito. Per kilo ang mahuli. Ilopia bangus.
Tilapia bangus. Ano po ba, tabang ba to o sa haluan to? Tabang at lake yan, tabang at saka tabang at saka dagat, alat, halo. Yan dito po ha. So, ang mahuli titimbangin, kikiluhin. At pagka babae nang huli, kikiluhin ha. Per kilo rito. Mahuli natin tilapia at bangus. Sabi nila nasa gilid yung isda. Ano gilid natin? Go. Eh sa ano? Ano pa? Ano pa nataob? Yan bawal po doon magparakararo. Tayo po ba hindi tataob dito? Nakaulisa niya, pangkilo sa ulisa niya. Kahago na yun. Ito po yung may-ari. Ma'am, ano pong kung hindi nyo? Hindi po. Dito sa kabilang parang ma-sarili ang ano dito. Manay. Bawal magalit. Ano, kailangan hindi, kuan, kailangan priority natin ang mga, ano, safety natin yung ano yung katulad ninyo. Aba, napakabuti naman po ng inyong kalooban. Kasi mahirap na may may mahulog. Hindi Malalim, upo, kaya kailangan safety po dito. Gano po kalalim ang tubig nito? Kasi libu-libong tao na dito ang hindi lang 100,000 dito ang nakarating. Nakarating. Oo. Kaya ano? So, kaya marami na kami explain dito kaya ng mga natumba, nahulog. Wala man po nangyari. Ano lang isang bis lang nahulugan ng cellphone yung iPhone. Ano tanggalin mo yun ho? Eh ito pa namang ginagamit ko yung iPad. iPhone 'yan tapos. Hindi ano kaya mabalyo kita. Hindi na una kuha. Kasi may kasamang mga bata kaya pinagbabawal yung may utisim pala yung bata. Nagbibidyo yung mama. Inagaw. Oo, hindi inagaw. Pero hindi ako nakasama nung. Ito po malalim. Anong lalim nito? 7 feet po itong ganit. Oo, mataas. So, malulunod tayo pag nahul. Pag doon tayo sa eh. Dulo. So ingat lang po. Makitabi-tabi po. Alisin mo yung tali. Hindi pwedeng walang guide. Hindi naman kami dito. Nagpapabingit na walang guide kasi. Hindi sanay. Mamaya. Maglaro-laro. Bawal kasi naglalaro dito dahil danaw ito. Siyempre may mga nakatira. At saka bawal po yung ginaganon yung ang tubig. Ano po ito? Naglalagay kayo ng alagang isda? Naghuhulog? O sadyang may lumalaki sila po sa... Ayun, may similya kami o bago na naman. 50,000 so, yung galing ang kamsor. So ibig sabihin na ito talagang kinukulture nyo sila? Maari dito ang umano sa inyo, tilapia, bangus. Pero karamihan bangus kasi. Okay. Iba-iba dito ang isda, maga, mga ano, iba-iba dito. Pag hinaharvest namin ito, puno ito. Maparating ka lang. Wala kang buyer na matino. Lugi sa kaya, pagbiyahiro. So, saka yung bayad ng mga ano. Kaya ang ginawa na lang namin, nauso ang turista. Nagpa-pising na lang kami. Oh, maganda. Malaking bagay yan ho. Kaya dati, mga, kuan, dami nga dito namin mga foreigner noong. Kaya lang mula nung nag-pandemic, hindi na sila nakarating. So magkano po ang kilo niyan pag huli? 200 po. Ang isang kilo? Yung huli dito? Oo, kunyan, nakahuli? 200 po yun. Okay. Baka naman makahuli tayo na yun ang ano. Naku, baka magulat kayo pag swertihin tayo. May 2 kilo, may... Wala bang buhaya rito? Yung isang ano? Isang bangus? Sir, tama na eh. Tali mo na. Oo. Lalaki na lang bangus. Sa kalagitnaan, mag-umpisa na po tayo ng... panghuli. Ang sabi ni Manay, kung ikaw ay pupunta rito, huwag kang pabiro-biro. Kasi lalo na kung hindi ka taga rito, mayroon ditong mga nakatira. Ang sabi po ni Manay. Sa experience ni Manay, mga kung 100,000 katao na nakarating dito sa pagbisita. Bali, parang dinadayo po ito ng mga turista. Ito yung bingwit yung dyan, nasa ulo mo. Ikaw. Ano pong lugar itong ano nyo, Manay? Ha? Kalayuan. Kalayuan Beach Resort. Ano? Ano yung turuan mo nga? Kalayuan Beach Resort. May sariling fish pan sa loob. Kasi pag naanuhan kayo niyan, sa lait yan eh. Sa lait yan.
talagang hiliwa yung ano para matanggal. Ay, hindi ko pa lang anong antay-titan. Ayun, yun, yun, yun. Nasa lahat yung mukha mo. Tama ng mata. Ay, na, may, mayroon dulo, mayroon dulo. May laman, may tanong. May... So, nakasakay kami sa bangka. Kung nakahinto, umahangin. Feeling mo, umaandar yung bangka pero hindi. Feeling lang. So, kinakatok ko yung ano, para yung mga natutulog na isda magising. Kasi kadalasan, gatong oras, yung mga isda nasa gilid na. Ayan. Kaya padaraw, padaraw. So hindi na po kayo nagbibiyahe niyan. Ganyan na talaga sa tourism na lang. Hindi na. Hindi man kami kasali sa tourism. Ayaw kami kasali. Kung may problem tayo, lalakan tayo dito. Ayaw Manila. Tanggal? Ay, natanggal ang bitungan, malaki nga. Mahina pala kaya natin, ito po na huli natin ngayon. Mahina po ang masama panahon. Kuya, kuha ka pinggan. Ito na huli namin. Diyan, kuha ka diyan, kuya. Ay, papa. Ito, papa. Sige, ate, ano lang mo. Ayan pala si papa, diyan, kuha ka na rin. Hintayin natin yung maling. Ay, mahina pala kaya natin, kaya ito ang ating nahuli. Kuya. Para tayo nag-camping. Ito po talaga ang ano. Ganito po ang buhay ng mangingisda. Minsan may huli, minsan wala. Kaya kung mayroon kayong mga mangingisda dyan o nabili ka ng isda, huwag nyo na pong babaratin kasi napakahirap pala ang manghuli ng isda. Ala! Pink. Ganda. Balik po tayo sa Pink Sun para maligo. Kaya pala tinawag na Pink Sun. Talaga yung buhangin may kulay pink.
May ting kambuhangin. Na oras ng island hopping. Back to base na po kami. Dito na po kami. Dito po tayo. Dito na po tayo ulit sa isla ng Matnog. Daan kayo lang kandoks bago kayo pumunta ng San Bino. Balik na po tayo dito sa Matnog.